Nakikinig tayo po sa Usapang Business sa Pi Network, Pi Network Philippines. Pakinggan nyo ang lahat ng sasabihin nila about sa mga updates and anong mangyayari dito sa Pilipinas sa Pi Network, Pi Network Philippines. Sige, thank you. Bye-bye. Una yung ating guest for tonight. Ha. Ipapakilala ko pa lang, mamaya natin ipapasok yan. Sa Usapang Negosyo, si Mike Santa Ana, CEO and founder ng Trinity Project Group. Gab Ebina, CEO ng ExpressPI.com. Ang topic po namin ngayon ay siyempre medyo ano po ito trendy. Trendy po ito, yung blockchain and cryptocurrency adoption. Yan. Siyempre bago ko din muna sila ipasok sa linya o sa Zoom meeting, ipapakilala ko po muna kung sino po si Mike Santa Ana. Si Mike Santa Ana po ay isang Trinity Project Group founder and chairman. Siya din po ay innovator, Jensen and Pasig City Philippines crypto enthusiast and Pi Network pioneer. Yan po, napaka ano pala nito. Si Sir Gabriel R. Ebina naman po. Siya naman po ay sa Trinity Project Group COO, ExpressPi.com ng CEO and CEO from Pagadian City, Philippines, crypto enthusiast and Pi Network pioneer din. Matitindi pala itong mga guests natin for tonight. Partner Jojo, nandiyan na po ba siya ngayon? Ayun, narinig ko na din. Maganda gabi, medyo nalaglag ako sa internet. Naintindihan po namin. Phone patch na lang po tayo ngayon. Yan, sige, maraming salamat po. Maganda gabi po sa lahat na makikinig ng Connect, Tambalang, Magkukuyang at sa DWIC. At sana po ay makinig po tayo at marami tayong matutunan sa usapang negosyo po ngayong gabi na ito. Kuya Jope. Yes, partner sir. Ito po, pinapakilala ko nga po ng ating guest. Pero bago po natin sila ilahad at ipakilala na ipakita sa buong mundo, kakamustahin ko po muna kayo kung ano na po ang lagay natin dyan. Okay naman po, Kuya Jope. Right now, malapit na election. May 2, May 9, 7 days to go. Yes, oo nga. Very excited na lahat ng mga kanya-kanyang kampo, mga presidential boss, mga senatorya, lahat. Lahat-lahat hanggang sa local government. At tayo rin ay iniintay rin natin kung sino yung magiging bagong pangulo natin at mga leader sa bawat probinsya, distrito, syudad, probinsya, at mga tagapaglingkod natin sa party list. Yes, so nauna na nga bumoto yung mga nasa labas ng bansa, di po ba? Oo, may mga partial results na rin yata nangyari. Anyways po, Kuya Jojo. Kuya Jojo, baka po meron kayong gustong i-share sa mga birthday greetings bago po natin simulan to. Ayun, babati natin Kuya Jope, mga brethren na magse-celebrate ang kalang kaarawang yung May 2. Simpulan ko na. Sige po. Una, si Brother Romulo Senior Kamat ng Nueva Vizcaya Lodge number 144. Brother Leo Corpus ng Pura Lodge 312. Nice. Brother Noel Herminio Tira Uchapin of Anchor 159. Brother Alan at Mary. Don Lorenzo Tan Memorial Lodge 265. Mm-hmm. Brother Romel Nokon from Nippon Sasebo, Japan, most worshipful Grand Lodge of Japan. Brother Jim Patubo ng Lincoln 334. Yun lang po, Kuyang Jopi. Yung batiin din po natin yung mga nagsi-attend at saka ano, nagkaroon po ng Grandmaster Night, yung mga nanalo po para maisingit na din po natin. May listahan ka ba dyan, Kuya Jope? Yun nga po, sa sobrang dami na, naglabo-labo na sila, nabanggit nyo na din po yung iba. Baka po may include pa po tayo. Wala akong listahan na hawak ngayon ng mga nanalo. Pero alam ko, ang nanalo ng Toyota Cross is
from Camarines Sur na lodge na Brad. Oh, so, nice. Ang galing naman pala. Mabati ko na din at masabi ko na din pala sa iyo, Kuyang Jojo, no? Tumawag po kasi sa akin kanina si Kuyang Benjo Martin ng Teta Sigma. Yes, oo. Oh. Kayo po ay pinaparangalan po niya para sa akin at kinakamusta. Napakasarap niyo daw pong kasama. As always naman po yan. Pagkasama ko siya noong ano natin, Appomations Night. Yan, oh, yung Appomations Night natin noong last week. Oh. Na-introduce mo na yata yung mga magigiting nating guests ngayon, Kuya Jopi. Ay, yes naman. Pinakita ko na, sinabi ko na pala kung ano yung mga bios ng ating mga guests natin ngayon para at least sa kapakanan ng lahat ay malaman nila kung sino itong guest natin for tonight. Very interesting topic po. Naaayon po. Topic natin ngayon. Naaayon po. Although actually ako, talaga very curious din ako dito. Hindi pa ako nag-research pero I'm very interested sa mga cryptocurrencies. Aha, oh, maganda nga 'to eh. Ito yung ano ngayon eh, pandemic. Pandemic na pwedeng gawin na habang kayo nagse-segue ng iyong trabaho. Tama. Ano, mag-time check muna tayo bago natin sila papasukin. Pagbalik natin ay simulan natin yung okay, ating sige, time check po muna tayo, 6:44 PM. We'll be right back po sa Usapang Negoyo. Back sa ating tambalang magkukuyang dito sa Connect. Tambalang magkukuyang, Usapang Negosyo po ngayong gabi, ngayon dito sa Lunes. At nandyan na pa po ba si Kuyang Jopi? Ay, si Kuyang Jojo. Hello? Kuyang Jopi. Yes, sir. Nandiyan na ba yung mga guests? Ipapasok na po natin. Pwede na po natin siguro ipakilala at ipakita sa kaalaman ng lahat para mapag-usapan na po natin itong topic natin ngayong gabi. Si Sir Jopi, pakilala mo na sila. Ipakilala ko ulit si Sir Mike Santa Ana. Kasama si Sir Gab Ebina, CEO ng Express Pie. Ang CEO at saka ang founder ng Pie. Hello po, magandang gabi po. Hello? Magandang gabi po, yeah, nice. Sir Jopi. At magandang gabi sa lahat ng mga listeners natin. Alright. And magandang gabi po sa lahat, Sir Jojo, Sir Jopi, and sa listeners natin sa buong mundo. Yan. Pilipinas sa buong mundo. Kuya Jopi, nandiyan na ba si Kuyang, si Sir Gab? Andito na po, andyan na po, listening na po siya, live na po, on air. Ayun. Okay. Pabatiin din natin si Sir Gab. Ayun. Nakabati na po. Medyo may delay lang po mga listeners and viewers at medyo nasa phone patch po kasi iba po talaga yung nandito sa studio at saka nandun po sa mga Zoom meeting and seminars, kaya po medyo may delay po. Anyways, simulan na po muna natin. Ano? Ang topic po natin for tonight is blockchain and cryptocurrency adoption. Ano po ba ang blockchain para po sa kaalaman ng lahat in general? Ayun. I think I'm going to answer that. Magandang gabi sa lahat. Hi, I'm Gab from Spy. Now, blockchain in general, in its simplest meaning, it's a chain of blocks that contains information. Basically, isa siyang digital ledger. Pero it's decentralized, distributed, and oftentimes public. It consists of records. And yung records na yon, yung tinatawag na block. So literally, ito ay isang kadena ng records, hence it's called blockchain. Mm-hmm. So isa itong paraan ng pag-store ng mga data or information sa isang block na once it's created, mahirap o malapit sa imposible na itong mabago, mahap, or makapandaya sa system. Okay. Kasi lahat ng transactions dito, sir, ay recorded no across many computers so that any involved block cannot be altered retroactively without alteration of all subsequent blocks. Kasi ang pag-store ng data is chronological. So kung isang tao ay may gustong i-alter sa transaction, sa isang transaction, kinakailangan niya talaga gawin yung halimbawa yung galawin yung pinakaunang transaction or yung tinatawag nila na genesis transaction. Mm-mm. Hindi ang information kasi dito na na-store, hindi ito tulad ng isang database, isang ordinary database na naka-folder or
naka-table, naka-Excel, something like that. Mm-hmm. Yun, madali yun i-alter. Pero sa blockchain, hindi eh. Chronological kasi yung transactions. Tapos, kabit-kabit. Ibig sabihin, related ang isang transaction per block sa isa't isa. Oh. So, kung ang block na ito, and dito yung transaction niya, related sa isang block. Ganyan, mm-hmm. kabit-kabit. So, kung may i-alter, kailangan baguhin yung pinakauna. Oh. Sir Gaba, maputol ko lang po kayo. Pagka po ba sinabing chronological, ano po ba yung tinutukoy natin dito sa blockchain? Pagka sinabi po narinig ng mga pandirinig po natin na chronological, ano po ba ibig sabihin nun sa blockchain? Ibig sabihin nun, sir, yung transaction niya is sunod-sunod. Hindi siya nagsasapawan. Halimbawa, sir, sa transferring of halimbawa is connected kasi yung blockchain at saka cryptocurrency because the technology behind cryptocurrency is blockchain. So halimbawa, nag-transfer ng pera, okay? Halimbawa, ano tawag ito? Halimbawa, dyan sa lugar, in the place that you are, at dito naman sa amin, sabay tayo nag-transfer ng pera, gano'n. Yes. So kung sino sa atin ang pinakaunang nakapasok sa transaction doon sa loob ng blockchain, yun yung marerecord sa isang block. Oh. And then, magkasunod, kumbaga, nagkabanggaan. Then, nagkaano sila, parang nag-kiwi, kiwi ba yan pag-pronounce? Or queue, something like. Queue. Parang ganun. So, magiging chronological yung transaction, pero ano siya, kahit nagkasabay kayo, pero magiging magkasunod-sunod yung transaction nyo and it's linked into different blocks. So, per transaction, meron siyang block. Oh. Sir Gab, paano po yan pagka po yung mga sabay-sabay po tayo, let's say sabihin natin, multiple persons naman po yung nag-input ng data po doon, hindi naman po ba magkakaroon ng problema? Or yun po yan, nakasegregate po agad yung mga persons na nag-apply po sa ganun? Actually, kung hindi masyadong malaki yung volume ng transaction, hindi naman siya magkakaproblema, sir. Kasi pagdating kasi doon sa computer na yon o sa blockchain na yon is kumbaga may certain na parang line sila na kung saan doon sila magkasunod-sunod dapat. Mm-hmm. Parang arranged na sila per transaction. Oh, nice. So, nakadepende kasi it's ano sa internet. So nakadepende din yan sa internet connection mo tsaka sa server ng parang sa blockchain ganon. Mm-hmm. Pero dagdagan ko lang ng konti yung last question ni Sir Jopi, no? Apa. Nakadepende kasi ang blockchain sa number of nodes. So, meaning mas maraming nodes, ibig sabihin, mas malaking capacity to accept the volume ng traffic. Oh. So, ganun po. So, the more na mas maraming nodes na ginagamit, yung traffic na based from the customer is mas mabilis i-accommodate. So, yung process nung pag-transfer o transaction is mas mapabilis po. Okay. Pero hindi ho talaga natin maiwasan kung magkasabay-sabay ilang milyon. Like for example, sa Ethereum or sa Bitcoin, pagsabay-sabay ho talagang may delayed. Mm. Kasi sa daming gumagamit, hindi ho kaya i-accommodate. Yan. Pero ang isa lang hong maganda kasi safe yung transaction na ginagawa nila. Oh, okay. Sir, pagka po sinabing nodes, yun po ba yung ano, speed or data? Ano po bang fluctuating? Pag sinabing nodes po, dun ho kasi nakabase yung transaction for blockchain. So ang term nila is nodes. Okay. Sir, himayin lang po natin ano, yung cryptocurrency. Ano naman po ang blockchain? Naipaliwanag na po. Yung cryptocurrency, ano naman po ba ang connection ng blockchain sa cryptocurrency? Ano, sir? Konektado po ba ang blockchain sa cryptocurrency? Tama po. Ano po ba, yes. Ano po ang explanation natin sa cryptocurrency para po sa kaalaman po ng lahat? Yung cryptocurrency, basically, ano siya, it's a currency in any form that exists digitally. Mm-hmm. So, digital asset siya, a decentralized system that allows for secure online payments. Secured kasi, ano siya, it uses parang encryptions para ma-verify yung mga transaction. So, sige, go ahead. Yeah. Pinaka-reason kasi bakit siya secured because of the blockchain technology behind a cryptocurrency.
Kasi walang crypto kung walang blockchain. Okay, so nagfo-fall down po lahat yan kay cryptocurrency. So eto po ba, pagka po ba sinabing cryptocurrency, correct me if I'm wrong po, eto po ba yung parang online wallet or online banking o iba pa po yan? Iba din yun, sir. Currency is, ano siya, cryptocurrency is, it's just like, currency itself like peso or ano, pero ano siya, digital currency siya. Yung okay. Online banking kasi is, you know, how you transfer your money online. Apo. Yan. So currency is, ano siya, cryptocurrency is a currency talaga, pero digital siya na currency. Mm-mm. Kuya Jopi? Yes, sir. Singit lang ako ha. Okay, Kuya Jojo po, Kuyang Sir Gab, ano ba ang common use ng cryptocurrency para sa kaalaman natin mga makikinig at nanonood po? Common use ng cryptocurrency is ano yung trading, investing, and other transactions po. Usually trading, nakikita nyo natin if familiar yung mga crypto enthusiasts natin sa Binance, sa saan pa ba yun, yung mga trading platforms. Then sa investing, pwede rin siya sa investing. More on trading lang po siya, Sir Gab. Kumbaga, hindi siya nagagamit siya. Kaya rin, magsha-shopping ka online or anything. Magagamit din siya, sir. Na goods, ganun. Magagamit din siya, sir. Bali, it's not mainly for trading. However, one of the common uses is trading, investing, and you can use it in other utilities. Such as ano, yun nga, sa online shopping, if ever may mga e-commerce na tumatanggap ng cryptocurrency payment, or mga services na tumatanggap ng cryptocurrency as payment, yan pwede din yan, mga transactions ng itong cryptocurrency ba, matagal na to, di masyado ko pamilya ko din eh. Oo. Yes boss, yes sir. Gab, yung follow-up ko lang yung tanong kanina ni Kuya Jojo. Dagdag ko lang regarding cryptocurrency. Yan. Ang cryptocurrency talaga is central issuing na walang regulating body. So, decentralized siya. Yun talaga yung main purpose ng cryptocurrency kaya siya ginawa. So, walang controlling body, walang government. Mm. Kaya, yun yung advantage niya. Lalo na sa mga tao na tawag nito. Kumbaga sa mga common people na gumagamit na ayaw nila na kinokontrol, like for example ng mga malalaking banko, nakokontrol nila yung pag mga transaction tsaka interest. Ito na yung kumbaga new age na para maraming makinabang at tsaka number one, safe siya. Yan. Yun nga din po. Sir Mike, kung hindi siya regulated, hindi pa siya papasok doon sa AMLAC, di ba? AMLAC very strict pagdating sa money laundering. Hindi naman ito pasok sa money laundering. Ang advantage ng cryptocurrency kasi, dahil nasa blockchain siya, ang advantage lang niya, actually lahat naman ng transaction na mo-monitor, nakasave yan sa blockchain, like for example, Bitcoin. Kasi nag-originate naman ng cryptocurrency is from Bitcoin talaga original. So, magiging under AMLA lang siya once na may transaction pag change mo siya into fiat like on a specific country. Like sa Pilipinas, for example, nag-transact ka dito ng, alam naman natin monthly for AMLA is 500,000, di ba? Mm-hmm. Mag-transact ka ng more than 500,000, i-convert mo as fiat tapos wala kang ipapakita na source, patay ka sa AMLA. Yes, sir. Di ba? Yun yung kumbaga may mga gray areas siya for now, lalo especially dito sa Pilipinas. Pero kung yung source naman nung Bitcoin mo, nung cryptocurrency mo is legit, walang problema, I think hindi ka magkaka-issue sa AMLA. Oh. Okay. Ang tanong ko, how big is cryptocurrency right now? Gano'ng ba kalaki na siya yung kanya? Right now, kung titignan natin, I think siguro more or less, i-combine mo lahat, abot na rin ng mga more than hundreds of billion. Wow. Wow. Combine ng more or less 3,000 plus. Pwede check ninyo yung lalo na yung mga major cryptocurrency. Kasi maraming lumalabas, iba-iba. May token, under one blockchain. NFTs. Yung mga NFTs, di ba meron?
Iba rin yung NFT, which is a non-fungible token. Iba rin ang specific na, tatlo kasi yan, may utilities, security, at saka NFTs. Mm-hmm. So, yung in-open natin na with regards sa cryptocurrencies, Bitcoin, usually yan nasa utilities. Ginagamit siya more on pang daily life ng mga tao, pambili, trading, mga ganyan. Tapos sa security naman, nandyan yun sa mga investment. So by category siya. Okay. Kami kasi ni Sir Gab, ay ni Bro Gab, gusto namin as much as possible, ma-explain natin sa mga listener natin na layman's term. Kasi pag gumamit kami ng mga term na medyo techy na baka yun. Oo, yes. Kaya po ini-expound po natin para po sa simplest. Oo, para maintindihan nila. Pero sa ngayon po, ang cryptocurrency kasi medyo bata pa pagdating sa Pilipinas. Yan, yun pala. Yun nga din po yung... Mm-mm. Sir Mike, may tanong ko lang po, no? Mga ilang years na po ba o months na po yan nandito sa Pilipinas? Naungkat nyo na din po kanina. Siguro sa Pilipinas, hindi ako 100% sure, pero based sa experience ko, kasi nag-start ang crypto around 2008-2009, ang Bitcoin. Noong panahon na yun, nasa IT business na ako, actually nagkaroon na ako ng Bitcoin before. Mm-hmm. Kaso wala pang value nung time na yun. I think that was a dollar lang yata way back 2009-2007. Tapos may kliyente ako, ang dami niyang Bitcoin. Kasi tumatanggap na siya ng Bitcoin payment during that time. Uh-huh. Siguro sa tingin ko, kung nasa IT industry ka way back 2009, siguro mga 2009, open na siya. Kasi kailangan lang naman online ka para ma-monitor mo yun. Yes. Sir Mike, so, ano, meron pa hong lumabas na mga scam ano dito sa doon sa kabilang side na yun yung Bitcoin ano. Bakit po kayo nagkaroon ng ganun na sistema sa pangyayaring ganun? Yung regarding sa scam, yan magandang topic yan. Ginagamit nila ang Bitcoin. Kumbaga doon sila naka-focus, pero ang scam itself hindi yung Bitcoin kasi ang Bitcoin cryptocurrency yan. Mm-mm. Kumbaga yan yung pera. Ang pinaka-scam dyan, yung platform behind. Yan. Like for example, yung mga trading, na kesyo halimbawa, gagamitin nila yung Bitcoin na name, tapos mag-i-invest ka, na tataas, babagsak. Pero sa totoo lang ho, hindi ho yung Bitcoin itself ang scam, kundi yung people behind who's working for the platform para makascam ng mga tao. Yes. Lalo na pag ano, pinapadaan sa mga agent-agent, yun. Patong-patong. Sir Mike, nabanggit niyo po no 2008-2009. Ang investment po dati ng cryptocurrency or yung let's say yung Bitcoin na sikat that time. Magkano po ang investment per coin po? Para lang po alam natin sa mga hindi po nakakaalam. Ako po kasi pag with regard sa mga cryptocurrency, ayoko ho gamitin yung investment na word kasi yung investment may kasabay na scam eh. Okay. Especially kami ngayon, ini-explain namin sa mga, especially sa Filipino people, na hindi, in-open mong cryptocurrency or Bitcoin, hindi siya kagad scam. So, kami mas better na magkano yung investment, ang either ang sasabihin namin, magkano yung price sa market. Yan. So, way back 2009, nag-start lang yan sa cents. Imagine mo. Cents yan. Kumbaga, yun yung pinakamababa niya. Tapos, tumaas siya along the way. Right now, alam ko, nasa around $40,000 ang equivalent ng one Bitcoin. I-check ko ha to be para eksakto. Oh my God. Nag-monitor din ako kasi ngayon medyo volatile siya. Pero, tumataas naman. Ayan, $38,000. Plus ang 1 Bitcoin right now. So magkano yun? That's around almost 2 million. Pero same peso lang din po sila ng currency ni Bitcoin at saka si Pi? Tama po ba? Hindi po. Yan medyo mabahabang explanation. Si Pi ho kasi ang bumubuo po ng grupo na yan is from Pi Network, which is founded by Dr. Nocalis from Stanford University. Actually, nagpapasalamat po kami sa grupo nila, sa technology nila. Kasi kung wala ho ang Pi Network, hindi ho mabubuo ang Trinity Project Group.
Hmm. Pero for now, under development pa ho yung pinaka-blockchain ng Pi Network. So lahat kaming pioneers sa buong mundo, siguro around mga 30 to 50 million na, naghihintay. As soon na lumabas yan by enclosed mainnet or open mainnet na, tsaka pa ho natin siya masasabi as cryptocurrency talaga. Ah, okay. So mine lang po siya ng mine for now. Actually, ang hindi ho mine yung tamang term for now, pero kumbaga nag-iipon lang kami para i-convert yon into blockchain later on. Parang in exchange from testnet to mainnet na po. Ayan. So parang pilot po ba yun? Pilot? Naka-pilot pa? In a sense, parang pilot siya pero actual. Kasi kung ano yung naipon mo na PiCoin sa app na platform, yun na rin yung magiging, kumbaga, i-convert as PiCoin under Pi Network blockchain. Mm, nice. O para sa mga gusto sumubok habang hindi pa po siya na-expand ng matindi, baka po pwede nyo. Actually, pwede sa lahat ng mga listeners natin, especially sa Filipino people, no? Ni-invite ko ho kayo. Until now, open pa ho ang Pi Network. Kung gusto nyo sumali, libre ho to, 100% free. May ilalabas po bang? Habang maaga, hanggang may time pa, download nyo lang ho from mindpi.com or pasok ho kayo sa mga network namin sa Facebook, like Facebook.com/ExpressPi. Message nyo lang ho ako or si Brother Gab. Pwede ho namin kayo i-guide kung paano i-download ang Pi Network na app. Kasi habang tuloy-tuloy yung development ng Pi Network team, tumatanggap pa ho ng mga new member para makaipon ng Pi. Tandaan nyo po, 100% free po to, walang bayad. Yan, no, libre ang po. Pinakagagawin nyo lang after 24 hours, pipindot lang kayo for, let's say, 1 second, 2 second. Ganun lang ho, on daily basis. Yun lang ho, tsatsagain natin. Pero ang rewards naman ho na ibabalik sa atin, after, let's say, 6 months or 8 months, sobra-sobra ho. Kasi yung value ho niyan, once na nasa blockchain na, tumataas lang ho yan. Kasi sa dami ho ng followers at saka gumagamit. Sir Mike, anong projection nyo po pag yung Pi Network ay nasa blockchain na? Actually, yung mga ganyang usapan kasi ho, pati sa amin, nagkakagulo kami pag ganyan yung topic. Uh-oh. Kasi sino ba naman ho na hindi gusto na mataas ang presyo ng Pi Coin, di ba? Yes, sir. Pero ho, kasi iba ho kasi yung kumbaga goal ng Pi Network, kasi ang gusto talaga nila, ginawa nila yung coin for the people, for everybody. So hindi ho talaga purely for business sabihin natin. Pero kasi pagdating naman, ako naman kasi, pagdating kasi sa pera, number one, business talaga yan. Kasi kung walang business na magbebenta sa'yo, hindi tatakbo yung ecosystem eh. Okay. So doon ho yung nagsimula rin yung idea kabino namin ng TPG ecosystem. Sir Mike, paki-chat box yung kung saan yung mga interested na mga listeners natin, kung saan sila pwedeng pumunta na link. Paki-chat na lang sa chat box. Okay, sige. Para may idea sila. Yan, napakaganda ng iyo. Ito lang suggest. Ho sila sa mindpi.com/ yung referral ho. Sir Mike, pwede nyo pong i-chat sa chat box. May chat box tayo. Yes, sir. Opo. Ayan. Ayan. Monitoring. Jeric, ano mo na. Mag-download ka na ng Pi para at si Mali mo. Oh, ako, naka-download na. Napa-download din ako bigla eh. Ayan. Tapos, ilagay nyo ho yung referral code. Tapos ako mag-mine. Referral code. Ayun. Kuya Jopi, patingin ko muna yung mga natin viewers natin. Sige po, habang nagpe-prepare po ng panibago. Habang si Sir Mike, okay. Nag-chat. From Angelo Redaha sa
Sabi niya, good PM, watching from Malolos, Bulacan. Oh, wow. Si Ning Absolete. Wow, number one listener natin yan. Number one, Suki. Sabi niya, aloha. Oy, Hawaii. Good PM, Tambala Magkukuyang, watching from Hawaii. Oh, my God. Kailan lang, nasa Paranaque si Ma'am Ning, ngayon sa Hawaii. Wow, well, very nice. Ito si Kuyang Joel Ferrer, yung ating... Community Connect Public Service Announcement from Kuyang Joel Ferrer, Arrow Lodge number 18. Kayo ba ay naghahanap ng mga pwedeng pagkakitaan ngayong pandemya? Sa SWC Community Connect Show sa YouTube, ay maaari po kayo makatuklas ng sari-saring mga business opportunities at sidelines para kumita. Mayroon mga pwedeng pagkakitaan doon na laway lang ampunan o zero capital. Some require a few thousand pesos investment at mayroon din malaki ang mga investment. Medyo mahaba ito. For more information, dumalaw lang po sa SWC Community Connect channel sa YouTube at aming page. Nice. Pakicheck na lang nyo po sa chat box. Nice. Ma'am Atining, sabi niya, it's 12:30 a.m. sa Hawaii. Mm-hmm. Aloha Atining, number one, ano aloha. Natin ito, viewer palagi at listener. Isingit ko na din to si No Pardo, watching from England. Mukhang interesado siya sa ating topic for tonight. Opo. Yung wife ni Sir Mike, si Ma'am Steph Santana, watching from New York. Wow. Masyato po. Wapo Mike. Wapo Mike. Ayun, Cool Churbets Home. Ayun. Ito na po yun. Tapos sa... referral code culture bet. Ayan, andiyan na pala. Capital C and capital B po. Okay, capital C and capital. Check na lang po sa chat box. Ayun, Cheryl May Suniga. Cheryl May Suniga. Ano din to? Pai din to. Then si Mai Tolentino watching from Qatar. Hello po from Qatar. Ayun, tapos sabi ni Rapunzel Balanar, let's go Pi Network. Maraming na follower sila, Sir Mike, dito sa Jamel T. Icaron, watching from Catanduanes, Birak. Yan. O si Ma'am Cheryl, nag-send din siya ng Pi. Cheryl Mage, Niniga. Ang dami. Tapos, Puro ano, watching from UAE. Ayan, oh. Nico. Rapunzel Balandra, watching from Cagayan de Oro. Oh. Let's go, Pi Network, sabi niya. Magsama-sama yan. GE, watching from Singapore. Sabi ko nga, nasa 50, more or less 40 million eh. Oo, ang dami. Magandang gabi po sa inyong lahat from Singapore daw. Oh, hello. Nico Cañete, watching from UAE. Medyo, all over the world ang nanonood sa ating ngayon. Talagang... Si Terry Suniga, watching from Negros. Musta po dyan sa Negros. Uh-huh. Si Josh Mendoza, watching from Qatar. Dami nila. Greetings po sa lahat. Parang medyo nasa labas lang. Para nasa labas lahat ng ating mga Pi Network members dito, Sir Mike and Sir Gab. Opo, may mga question pa ako. Especially mga, yung mga OFW natin. Tsaka ibang lahi po, marami ho talaga. Ah, talaga? Mm. Sir, ano Kuyang Jojo, ano, isingit ko na din total na na-introduce na ni Sir Gab at saka ni Sir Mike yung mga ano nila, yung Trinity Project, ano. Isingit ko na din to, what is TPG or Trinity Project Group para meron naman tayong malalim na pag-uusapan. Trinity Project Group, mag-start tayo sa history niya. Yan. Tulad nung sabi ko kanina, nag-originate po ang Trinity Project Group dahil sa Pi Network. Way back 2021, I think that's August, around July and August, nagkaroon kasi ng parang, let's say, we call it hackathon ang Pi Network community. Yun, ito po. Ang main idea nun is to create apps utilities for the ecosystem and community of Pi Network para gagamitin namin later on para i-utilize yung Pi Coin. So kami, isa kami sa mga, syempre ako, mahilig ako pag sa mga ganyan challenge, isa ako sa mga sumali. Kasama ko yung aking partner and kaibigan na si Brother Lou Bonafide, si Steph,
my wife, at saka yung isang partner namin from Nigeria, si Mike Segan. Mm-hmm. So doon nagsimula yon. Gumawa kami ng tatlong initial na utilities, which is mainly yung pytalk.com, which is right now pytalk.org na siya. Then pyorg, .io, at saka mypypay, similar to Binance, parang exchange siya. Then sa kagandahang palad, hindi kasamaang palad, kagandahang palad, hindi ho kami pinalad manalo. Mm. Pero despite of that, tinuloy namin yung project namin. So, yun, hanggang nadagdagan, nanganak ko yung grupo namin from tatlo, apat, naging ano ho kami right now, 29 na. Wow. Take note ho, lahat ho kami volunteers. Aha. Ang main goal ho kasi namin, ang kagandahan lang, lahat ng mga member namin naniniwala sa Pi Network. Kasi number one, kailangan mo muna maniwala sa Pi Network. Yes. Opo, bago ka makasali or bago ka maging volunteer. Second ho, pag naniniwala ka na sa Pi Network, baliwala na sa iyo yung mga trabaho pag binigyan ka namin ng task, especially sa development ng mga apps namin. Mm. So, yun po, hanggang naging Trinity Project na siya. Kasi nga ho, actually tatlo ho kasi kaming main founder talaga, kaya Trinity. Okay. And so ito po yung, Sir Mike, Sir Gab, yung ito po yung mainstream, na ito po yung big three ng Pi dito sa Philippines. Tama po ba? Bago po maging 29 groups. Yes po. Pinaka-priority namin before is yung my Pi Pay, pytalk.org at saka pyorg. Pero ho, nagbago ho yan lahat. Kasi inuna muna ho namin yung priority at saka kung ano yung maganda, pinakamataas ang demand sa market. Kasi hindi na muna ho natin pwede i-deny na negosyo rin ho itong ginagawa natin, na kahit volunteers yung mga kasama natin, kahit papaano kailangan ka. Or medyo na nawala sa ating linya. From PyTalk ho kasi original, ang PyTalk ho kasi ginawa yan as parang SOCMED ng PPG. From PyTalk, dun ho nabuo yung ExpressPy. Dati ho kasi magkasama yung PyTalk at saka ExpressPy. Yung ExpressPy namin yan, yung aming marketplace. Uh-huh. Parang e-commerce siya, similar to Shopee and Lazada. Uh-huh. Pero ang advantage lang ho, baka ho kami yung pinaka-first pa na let's say na mag-market na crypto marketplace. So, sa official launching namin by July 28. So, number one, tatanggap kami ng PyCoin kasi yun naman ho yung priority natin. Ayun. So, kung meron ka na ipong PyCoin, let's say mataas ang consensus niya, pwede nyo ho gamitin doon. Ibili ng, may mga available kami na iPhone, mga Apple products, then may mga kapartner na ho kami, like for example, yung kaibigan natin, si Sir Vince Perea, yung Mr. Cool, ewan ko kung familiar kayo. Mr. Cool, yung air freshener po ba? Air freshener, available yan sa ExpressPy. Ayos. So, tapos may working in progress kami na partner, which is yung Giftway. Isa ho sa pinakamalaki sa Pilipinas na nagpo-provide ng mga gift vouchers, e-gift. So, pwede nyo rin gamitin yung Pi doon or Fiat or other cryptocurrency kung gusto nyo bumili. Mm-mm. At a lower rate. Na kasi nagbibigay kami ng rewards pa for now hanggang ano yan, hanggang December this year. Uh-huh. So lahat to ng ginagawa namin puro giveaways. Ooh. Tapos around 14,000 establishment and locations ang kinikater ng giveaway. So yun po, may mga bago kaming vendors kasi nag-start to kami officially actually kahapon lang. Para mag-accept ng mga bagong vendors. Ayos. Pwede ho sila mag-apply kung may mga businesses ho kayo. Mm-mm. Willing kayo tumanggap ng PyCoin pero kailangan maging member muna kayo. Yeah. Apply ho kayo sa amin sa expresspy.com. Okay, expresspy.com. Huwag niyo ho kalimutan. Pag nandun na ho kayo, kontakin niyo lang ho kami kung paano kayo maging member ng Pi Network. Tutulong ho kami. Sir, tandaan niyo po, minamay niyo ho yan ng free kaya wala kayong, kumbaga, iisipin na gagastos and later on. Mm-mm.
Sir, ito pong ano, ito pong naiipon po natin. Ano po yung pinaka list na minimum na naiipon at saka po yung pinaka malaki para po maging member? Meron din po bang nag-guide dito or individual lang po yung pwede na mag-mine lang ng pie? Brother Gab, paki-explain. Actually, kung guidance po ang ano pag-uusapan natin, it's how are you going to operate your app. Simple lang naman po, i-click nyo lang yung parang kidlat. Pag nagputiin na siya, i-click nyo yan para mag-start na siya ng mine. And then, that's it. You are, ano na lang, ikaw na lang, daily mag-monitor kasi every 24 hours yan eh. Every 24 hours nagre-reset yung parang kidlat na yun. Then, click mo na naman ulit so that you can mine at a certain rate. Okay. Ngayon, hindi namin alam kung ilan yung... Ako personally, hindi na ako nakamonitor kung ilang rate yung namamine ko everyday. Sobrang dami niyan yan, Sir Gab, ha? Hindi na-monitored, eh. Hindi, konti pa lang naman, sir. Pero ano siya, kasi parang on a monthly, mula nung parang may halving, may changes na eh sa mining rate. Nakadepende din yan sa ano sa dami at kung gaano ka-active yung nasa circle mo or yung na-invite mo. Ah, so may group, Sir Gab? Yes, meron siyang group. Meron siyang ano, circle and then kaya, it's not necessary na mag-invite ka talaga but you know, pag mag-invite ka kasi tataas naman yung mining rate mo. It's not Pi Network, yung parang pyramid network. Oh, hindi ganoon. Hindi siya MLM, hindi siya networking, hindi siya pyramid. Kasi walang AB dito. It's a direct referral. Kumbaga yung referral code mo, it can be used anybody na hindi na kailangan magsanga-sanga para ipasa yung referral mo, referral code. And those people na na-invite you will be included in your circle and then yun, pwede mo rin siyang ma-monitor kung hindi sila nakamine by that day. Pwede mo silang i-ping so that pa-remind sila na nag-mine sila. So, ayun, that ping also helps everyone to be active in your circle. So, the more active yung circle mo, the more active yung kagrupo mo, the higher the rate naman din yung... Sir, question lang po. No? Pagka po hindi ginagamit yung app na yan, does it include na naglalaro pa rin po yung mining natin? O kailangan po naka-open po talaga yung application para po magkaroon po ng increase yung ating points? Not necessarily. Kasi once na-click mo na yung parang kidlat na yun, it starts mining na. And then pwede mo na siyang i-close, pabayaan. And then the next day, kumbaga after 24, halimbawa, nag-start ka by ngayon, 7:25. So, the next day, 7:25 PM, mag-click ka na rin. So, pwede mo na i-close yung app. Ganun, kasi kusa na siyang nagmamine once na-click mo na yun. So, kailangan po talaga lagi siyang na-click-click para gumana po siya. So, what happens po pagka po every 24 hours lang po. Every 24 hours lang. Let's say 2 days po nating hindi nagalaw po or napindot yung kidlat. Ano po ang mga possibilities na pwedeng danasin ng isang end user? Gagana po ba or naka-stop lang siya? Naka-stop siya sa pag-mine. Yun. So kailangan pala lagi talagang updated ka within 24 hours. Kasi click lang naman yung gagawin mo. So wala kang choice na ano. Kung di gagawin, open lang, then click, then out na agad. Parang ganun lang. Out, yes. Napakadali. Jeric, ganun lang pala kadali yun eh. Kuya Jopi, hindi yes, yun napapatrap yung kwentuhan natin. Opo. Siguro mag-break muna tayo. Sige po. Natin. Pero bago po tayo mag-break, ano, meron po nagtatanong dito si Luz Permin watching from Trinidad and Tobago. Hindi ko po alam kung saan lugar yun. Ang tanong po niya, what are the projects and utilities that the TBG is working on? Pero bago po ninyo sagutin yan, magta-time check po muna tayo ng 7:26. Magbabalik po ang Tambalang Magkukuyang dito po sa Usapang Negosyo. Welcome back na naman sa ating segment na Usapang Negosyo dito sa DWIC. Okay, 30 minutes to go. Napakabilis ng oras. Oh, very interesting topic. Kulang yung isa kalating oras para sa topic na pero to. Pero pagkakasahin natin yan, Kuya Jojo.
Dobbs, mabanggit ko lang ano yung mga babatiin ko lang yung mga nag-o-taking ngayon na ating mga bagong attorney. Oh, si siyempre hindi natin pwedeng hindi mabanggit si Conegad. Sige. Si Dobbs attorney Sherwin Enriquez na nakikinig ngayon habang traffic daw sa MOA kasi kumain sila ngayon kasama ni Connect Anchors natin. Mm-hmm. Tsaka yung pinsan namin ni Mike, uh-huh, si Attorney Bien Mateo, uh-huh, nag-o-taking din ngayon. Wow. Si congrats, Bien. Younger kasi namin yun. Ating Marlene, si Sian, Santi, mm-hmm, Sophia, Shane, marami, and Mapang Willie. Maraming salamat po, Attorney Sherwin Enriquez. Actually, itong batch to na to ang ano eh, breaking the record ng bar examiners. Ito daw pinakamaraming passers sa history ng Pilipinas. Babatiin ko lang yung mga nagpa-shoutout, Kuya Jopin. Yes sir, sige, go ahead. Tapusin ko to, konti lang sila. Si Asisio Meru, kaya ako downline dyan. Naalala ko Bitcoin dati, super nakakahinayang. sabi ni napa-download daw eh. Abayon Purisima, watching from Mindanao. Josh Mendoza, sabi niya, exciting crypto e-commerce. And si Henry Galanque, hi, good evening po sa lahat watching and listening from Brunei habang nagda-drive. Dandaan lang po, baka nasa kartada tayo. Diretso lang ang tingin. Yan. Habang nakikinig. Sabi ni Brian Kim Villasencio, watching here from Cebu Province. Sabi ni Efigen Villarina, more power, TPG from Singapore. Okay, ang dami talaga. All over the world, ano? Patangas, eh. Daming fans club, ah. Dami, ah. Madaming group. Ayun, balik tayo sa topic natin, Kuya Jopi. Sige, baka sir, may mga Dobbs, tanong ka pa dyan. Opo, yung kanina po, balikan ko lang po yung tanong ni Engineer Luz Permin, ano? Yung question po na, yung what are the projects and utilities that the TPG is working on? Right now po, ang focus namin mainly is 11 utilities muna. Nag-start kami from pytalk.org, then number 2 pyorg.io. Then yung before, yung may PyPay, tinanggal na muna namin kasi hindi ho siya priority. Naging expresspy.com. Yun ho yung number 1 na ginagawa namin ngayon, which is ang official launching is on July 28, yung e-commerce namin. Ini-invite ko pala yung mga vendors dyan na available. Pwede ho kayo mag-apply sa amin. Ang difference lang ho namin sa Shopee at Lazada, wala ho kaming commission fee, 100% free. Mag-post lang ho kayo ng products ninyo. Tutulungan na namin kayo kung paano ibenta at kanino ibibenta. Especially dito sa Pilipinas. Then may branch na rin kami from Vietnam and Indonesia. Available na rin po. Hey, Mike. Sir Mike. Sir Mike, i-interrupt lang kita. Okay lang ba maglagay ka ng contact numbers nyo para sa mga interested vendors? Yan. Sige. Actually, mas effective kami kung through Facebook sila mag-connect kasi nandoon yung CSR yun, namin. Rin, paki-type na lang yung Facebook account. Kasi, bro Gab, paki-type na lang yung Express Pay natin for vendors at saka yung other IM natin na pwede nila kontakin like Viber, Telegram. Mm-hmm. Okay, tapos meron din ho tayong TPG Foundation right now, which is ang CEO natin, si Miss Mai Tolentino. Ito po kawang gawa. It's a organization na from TPG na tutulong. Kumbaga, actually similar sa GoFundMe, pero ito ho kasi walang bayad, libre. So, nabubuhay ito sa support ng TPG ecosystem. Uh-huh. Kasi bawat TPG ecosystem, nagbibigay ho kami ng percentage para ibigay rin namin sa mga pioneers. Pero ho, yung TPG, pag sinabi ko kasing pioneers, yan ho yung member ng mga
Pi Network. Pioneers yung tawag sa amin. So, pero yung TP... Go ahead, sir. Sige po. Sir Mike, maputol ko lang. Yung pong pagiging pioneer, paano po nakukuha yun ng isang member na nagpapay? Ano po ba yun? Meron po bang months or years? De, ganito ho. Pumasok ko kayo doon sa tinype ko na mindpy.com. Okay. Tapos, i-download nyo ho yung app. Kung anong phone kayo, apps ba or iOS. And then ilagay niyo yung referral code ko, capital C U L T U R E, capital B E T S, Culture Bets. Mm-hmm. Once na na-encode na yan, pumasok na sa main ng apps, considered na ho kayo pioneer. Wow. Ganun lang ho kadali. Gerek. Kaya download yun na po habang maaga, habang medyo mataas pa ng konti ang mining rate natin. So may time pa ho kayo. Magbabackrid nga ako, Sir Mike and Sir Gab, mamaya para maano ko yan. Siyempre, hindi ko kaya. Kuya Joe, invite mo na si Sir Jopie mamaya. Oo. Actually, Sir Mike, nag-download na po ako ngayon eh. Ang inaano ko lang ayun po yung sa inyong invitation po ba tawag doon or yung referral opo, code. Referral ito? Code referral po. Referral code, yan. Ang dami na din pala. Sige ho po, yan yung FB page natin. Pasok lang ho sila diyan kung may mga inquiries sila with regards sa expresspy.com. Opo. Express Pi and Pi Network. Tutulungan ho namin kayo. Hindi ho kami magsasawa. Kahit ano ho itanong ninyo, basta wag lang ho kayo humingi ng pera. Okay lang ho. Sir, wala na pong wala na pong ibang page. Ito na lang po ang legit at wala na pong Tama po ba? Kasi iba po baka... Express Pi po, isa lang ho talaga ang expresspi.com na page. Makikita nyo naman ho sa number of members namin, around 22,000 ang likes at saka ang tawag to followers namin. Then, wag ho kayo pumasok. Actually, marami ho kasi mga scammer ngayon. Ginagaya rin yung site namin. Basta ang lagi nyo lang ho tandaan, ma-check nyo naman pag legit. Basta more than 1,000 members na ho. Isa yun sa mga indication. At saka, hindi ho kami humihingi ng pera. Tandaan nyo po. Yung grupo ho namin, hindi humihingi ng pera or nagbebenta ng ibang cryptocurrency or token. Wala ho, hindi ho kami singit, maisingit ko lang, sir, yung ibang mga page kasi, yung mga nag-i-imitate na mga page namin, they're inviting at saka mga parang nagtatag lang sila ng kung sino-sino na randomly. Random na nasa friends list pa talaga namin. And then, they are parang inviting to mine BTC or Ethereum or nanalo sila ng mga ganito ganyan. Paalala po sa lahat, wala pong ganun na sistema ang ExpressPy po. Ayan po ha, mga listeners and viewers all over the world, lalo na po yung mga OFWs na gusto pong mag-try ng Pi. Wala pong ibang page at saka site kung hindi ito lang pong ipinakita sa inyong screen o sa radio na naririnig nyo ngayon. Iyan lang po yun. Wala na pong iba. So kung meron man po sa labas ng Sir Mike and Sir Gab, na makikita po nila dyan na parang legit po ito, yung po bang members nito? Yes, yun ang number one. Lagi yung tandaan yung members. Yan. Around 22,000 na po. Okay. So, ayan po ah. Malinaw po yan sa inyo na ito po ang pinaka-legit po para sa Facebook page sa expresspy.com. Yun po ang nakalagay. At saka makikita niyo po. Baka po kasi mamaya magamit po ito sa scamming. Mapunta po kayo sa ibang page or similar like this page pero hingan po kayo ng pera. Yun po yung mahirap yan eh. Wala po kayong ilalabas na pera dito. Nising wala ko. Po. Tandaan niyo pag humingi ng pera hindi ho kami yon. Yun na po yun. Wala pong ilalabas na pera. Lahat lang po ito is transaction by free. Yan. Kuya Jojo, meron pa po ba kayong question dyan maliban po dun sa... Isang question din, Kuya Jopi. What is the... in 10 years time, how do you see the Philippines economy adapting blockchain technology? Yan. Ganong kalaki na siya after 10 years? Yan yung isa sa mga pinakamagandang tanong, Kuya Jo. Kami as
a TPG team na family. Actually, in 10 years time, malaki yung nakikita namin once na mag-start na ang Philippine government adopting blockchain. Kasi yan naman ang pinaka-punot dulo lahat eh, yung blockchain technology, which is right now yung Web 3.0 na tinatawag nila. Ngayon, kung mapapansin nyo, di ba, ang BSP, nagsa-start na sila. I think 2 days ago, nag-news na sila na they're going to adopt or create Philippine peso-based na digital coin. Mm. So, under development na. So, ibig sabihin, dahan-dahan, ang financials, ano na natin, department ang nagsa-start i-adopt ang blockchain. So, let's say, in 5 to 10 years, probably, almost siguro 70% from government agencies hanggang financial institutions, sa tingin ko, ma-i-adapt na ang blockchain. Kasi kung naiintindihan nyo yung technology ng blockchain, isa kasi siya sa pinaka, let's say, safest of all pagdating sa algorithm. Mm-hmm. Kumbaga, it will take 10 years bago mo ma-hack kung gusto mo mag-hack ng isang system. Oh. Unless na lang na inside job, ha? Kasi uh-huh. Karamihan kasi inside job, yun yung mga ano. Pero kung talagang outside ka para i-hack mo, it will take time. Okay, so kami as a TPG team, TPG group, we recommend talaga na, especially on the government side, ako nga kung sa Comelec, eh, para at least transparent, we use blockchain technology na. Ooh. So, yun, pinaka-safest na masabi ko lang, more than 70% of sa Pilipinas, by 10 years, i-adapt na po ang blockchain. Ayos. Actually, sabi nga ni Sir Jeric Abayon Purisima, in 2025, cashless economy na daw po tayo. Sana nga, sana all mangyari ito. Para hindi so, na... Actually, mas better ho kasi yun. At least, mas environmental friendly. Hindi na tayo gagawa ng mga fiat or yung paper money, which is, imagine mo, pag gumawa ng pera, ang daming kailangan putuling puno. Hayop, di ba? Ayun. So, oo, sir. Kung lahat nakafocus na tayo sa digital, so mas mababawasan yung mga, let's say, ano natin, mga negative emissions. Mm-hmm. Maganda sa ano, hindi maganda sa environment. Yun lang pala Sir Mike ano, na nabanggit niyo na parang feeling ko ang makakabangga nito yung mga taga-government na siyempre hindi natin maialis yan eh. Sana no, sumang-ayon sila yung mga taga-gobyerno na yan. Siyempre makakabangga natin diyan yung economy friendly at saka yung mga hindi mawawalan kami ng trabaho eh, kasi pag pumasok to titigil ang ekonomiya ng mga workers, hindi na andar. Yun lang yung nakikita ko, Sir Mike. Actually, ang kailangan kasi natin, number one, we have to adapt progress. Tandaan natin lagi yan. Kasi pag nag-stay tayo, stagnant tayo, walang development. True. Then number two, kailangan may leader tayo na may political will. Yes. Yun ang isa sa mga importante. Mm-mm. Kami, to be honest, okay lang ba mag-plug ng candidates? Negative, okay lang? Sir. Negative pangalan, po, Sir negative Mike. Ba? Okay, oh, sige, po, sige. Negative. Sorry. Sabihin na lang natin na may sinusuportahan kami na we think soon na makakatulong sa development and progress ng country natin. Nice. Napakaganda. So, yun ho. Malaki yung paniniwala namin, especially pagdating sa technology, sinusuportahan niya eh. Mm-mm. Sa panahon ho ngayon talaga, yung may political will at saka galing at... Alright, medyo na-interrupt ng konti. Kuya Jojo. Natin. Mm, go. Maano natin, kumbaga, ma-achieve natin. Yan. Sana nga mangyari yan in 2025. Opo. Kung sino man po ang inyong bit-bit na yan ay sana po ay makilala natin yan off-air para naman po masuportan at napakaganda po ng layunin ng ating ng project na yan. Dobbs Jojo, baka po may extra pa ho tayo mga ano dyan bago natin ipaabutin to sa closing remarks. Sa tingin ko, mag-start tayo mag-closing. May maso, dumaga pa. Oo.
Tapos bumati na rin sila kung ano ipa-plug nila. Ano yes, about yan. The parenty, ano ba mga huling ano nila, huling habilin? Paalala, mga habilin regarding sa pag-invest dito or pagsali sa gantong negosyo. At bumati na rin sila kung anong kumpanya nila, anong mga pamilya, yung pamilya nila at mga kaibigan lahat. Sir Mike, pwede nyo na simulan po. Sir Mike, Sir Gab, go. Sige, Brother Gab, mauna ka na. Yun. Iniimbitahan ko ang lahat, especially sa mga may business, to onboard your business in expressfy.com. Free po 'yan, no? Free po 'yan, wala po kaming kukunin kahit piso sa inyo when you are going to onboard. Just register and become a vendor. Although we are going to need some legal documents out from your businesses, kasi ayaw po namin mapasukan ng scammer yung platform po namin na ExpressFi. This is for the security of our customers and also din po for the security din po sa ating mga vendors. So there will be mutual good securities, both vendors and customers dito po sa ExpressFi. Itinataya ko po ang aking sarili, no, na hindi po tayo mapapasukan ng scammer sa ExpressFi. Lahat po safe ang transaction po. Iniibitahan ko po lahat, huwag niyo kalimutan, expressfi.com po. And yun, binabati ko yung asawa ko nanonood, Leia, and then yung mga anak ko. Yan. Tsaka yung pamilya ko sa yung Malangas. Team po natin, na, yung team po thank natin, you, Sir Gab. Yung... Tsaka buong TPG team. Yan. Yeah. Binabati ko yung team natin sa TPG, mula kay Eric, Brian, Mai, Gary, Josh, sino pa ba, Ma'am Steph, si mga big si Ira, yun. Si Reng, si Pam. Oo, si Pam, sino pa ba, si Leia, si Sherry, si Boss Lou na nasa California ngayon. Magandang umaga sa iyo, Jack. Sir Gab, pag lumaki yan, huwag mo kami kakalimutan ni yes, sir. Si Matek yan, sir. Matek yan. Huwag mo kalimutan si Brother Tata. Lahat ng mga... Manong si, Rod. Yes, yeah, si Sir Tata. Yun, si Manong Rod. Uh-huh. Ayan. Magandang gabi sa iyo lahat. Yes, sir. Lahat Brother yan. Gary. Si Jerry. Si Gary. Support yun. Sila yung mga core team namin na walang sawang sumuporta mula sa... Yung pinakamaganda natin na muse. ...sumuporta at tumulong mula nung nagsimula. Si Miss Mai. Mai. Model natin. Yung dapat hindi na kalimutan si yung model. Ha? Dogs. Ayun. Si Brother Dog. Si Ma'am Steph. Ayan. Si Steph, syempre. Sir, si Sir Mike, baka mayroon pa isisingit habang... Mike, ano ba advice mo bilin regarding cryptocurrency? Ayan, cryptocurrency, ito. Yes. Sige. Go ahead, sir. Habol ko lang pala, isa sa mga priority project namin right now is yung TPG Health. Mm-hmm. Actually, focus kami sa Pilipinas ngayon. Right now kasi in progress pa yung development niya. Magpapatulong sana kami na mga maghanap ng doktor na willing mag-coordinate sa amin, either volunteer or percentage. Na kasi gagawa kami ng parang telemed na soon we will accept cryptocurrency as payment. So nag-iipon ho kami sa bawat sa buong Pilipinas ho to, mas maganda per city na doktor na may specialista or wala, okay lang po. I-open ho namin yan under tpghealth.io. Pero pwede nyo rin ho kami kontakin through ExpressFi. Kung in mga doktor ho kayo, interesado kayo for new technology, and gusto nyo I'm sure familiar na sila sa telemed. Pwede po pero ba ngayon? Mas advance lang ho ng konti kami. Uh-huh. In progress pa ho yung platform namin. Pero hopefully by August, target namin for soft launch. Mm-hmm. Okay, so... Maganda yan. Kuwin Jopin, di ba? Pare sa atin, meron tayong Apo Telemed. Yes, kung yes. Pwede nyo kami singit dyan, Kuya Joe, later on. Oh, yes, sa mga sir. Med. Yung CEO namin, si... Right. Sir Mike, interesado po ako dyan sa Telemed para sa maging parte ng Trinity Project Group. Ayun! Na pwede na ako mag-guess. Dentist si Kuya Jopin. Dentist din yan. Marami kami brethren sa...
natin. Ayun, dentist. Opo, ang may hawak ko, pati dentist, so, nag-accept kami. Nice. Ang under kasi kay Brother Gary Claveria from Singapore, siya ho ang CEO natin sa TPG Health. Siya yung nagmamanage. So, probably ko, ma-invite ho kami ulit. TPG Health. TPG Health po. Ang website niya ho is tpghealth.io. Pero wala pa ho kayo makikita ngayon kasi under development pa. Mm-hmm. By August pa ho yan. Maganda yan. So, marami so tayong kikita mga nasa field ng medicine. Habang tumutulong, kumikita. Opo. Sabihan niyo lang ako anytime. Pwede kami maki-join uli yung CEO niya para ma-explain na mabuti kung ano yung TPG Health. Kasi marami tayong matutulungan kasi isa sa layunin namin ang TPG Health at saka TPG Foundation, magka-partner ho yan. Mm-mm, so, nice. Ang TPG Foundation naman, under kay Miss Mai Tolentino, yung magandang news namin na from Qatar, mm-mm, siya ho nagmamanage yan. Sa Pilipinas, sorry, ang focus namin right now na tumulong. Yung Sir Mike, yung TPG Foundation, mainly anong focus nito? Environment po yata. Actually, open po from environment hanggang sa crowdfunding, hanggang sa, let's say, cancer education. Wala ho kaming limit. Basta ho may taong, kumbaga may grupo na gusto magbigay financially, fino-forward lang ho namin doon sa mga tao na tutulungan namin. Then kung kayo ho naman nangangailangan, gusto nyo ng tulong, pumasok lang ho kayo sa app namin. Available na yung app ho, tpgfoundation.io. Hanapin nyo lang ho sa Android. Download nyo po. Pwede ho kayo mag-post pati sa Facebook namin na ganito ho, may sakit or kailangan nyo ng tulong. Kami ho maghahanap sa inyo ng tao or grupo na para tulungan kayo. Kuya Jojo. Actually nga Kuya Job, baka later on pwede kami maki-join sa mga donation drive ninyo, yung sa bloodletting. Mm-mm, pwede po. Baka pwede kami makisabay. Yan, pwede po yan. Isa yan sa mga layunin namin. Oo. Pwede tie-up tayo pag gano'n. Yes, sir. Oo, schedule natin hopefully in 3 to 5 months. Right. After po siguro ng matinding sabakan ng eleksyon, ayan, ayusin po natin yan. Tapusin na lang. Mm-mm. So, yun po, yun lang muna ho yung pinaka-main project namin. Sa lahat to ng mga nakikinig, especially yung wala namang ginagawa, pwede nyo ho i-download yung Pi Network habang maaga pa. Free lang ho yan, 100%. Mm-hmm. Chat nyo lang po yung sa chat logs. Available yung referral code ko, Culture Bets. Tapos pasok kayo sa mindpi.com. Mm-hmm. Ngayon for the TPG ecosystem naman po, ang pinakalayunin ho talaga namin is to provide apps utilities for the whole ecosystem, especially on blockchain and cryptocurrency dito sa Pilipinas. Kasi ang ginawa namin na siyam na yun, lahat to makikinabang sa Pilipinas kasi kayo yung main market namin. Secondary, global, pero available rin kami kasi ang ginawa namin na style, kada country may sariling TPG. Mm. So right now, tatlong team na ho ang merong TPG. At I mean, tatlong country. May Vietnam, TPG Vietnam, and TPG Indonesia. Wow. Malaki na rin ho yung grupo nila doon. Napakaganda naman yan. By the way, kanina kasi na-mention ni Kuya Joe regarding sa NFT. Meron rin ho tayong NFT. Naka-focus naman for Cuckoo Farm, which is naka-focus sa game foul. Pero wala hong betting. Mainly, image lang ho na mga drawing na mga breeder, na mga manok. Kaya kung interesado kayo soon, once na nag-launch din yan, by hopefully August 28, pwede ho kayo bumili ng mga NFT as investment. Wow. Para magkaroon kayo ng personalized. Parang kumbaga, tulong nyo na rin ho, kasi karamihan ho ng income namin from Cuckoo Farm na mapupunta ho sa TPG Foundation. Mm. Wow. So, you know, kasi as much as possible kung ano yung kinikita, part ng kinikita namin, gusto rin namin ibigay sa mga pioneers. Napakaganda pala ng layo saka, ng TPG niya. Sa kapwa natin Pilipino. So, yun lang po sa Sir Mike, group, sino mga babatay mo? Pamilya, team, ka-team, lahat, kaibigan, kaaway? Unang-una po, gusto ko anuhin yung uncle ko po. Actually, kakamatay lang. Yung uncle natin. Yes, si Tito Dan. Hopefully, kung nasaan ka naman ngayon, I think happy ka na. Then, basta kami, nandito lang kami lagi to support your family. Kuya Jojo. Then, sa pamilya ko, kay Steph,
Miguel, Myla, then anak ko na Kambal, malapit na mag-birthday sa May 8. Happy birthday in advance. Mikey and Mallows. Then sa mama ko, happy Mother's Day advance. Mm-hmm. Sa kapatid ko, sa Amerika, tsaka nasa Dubai. And sa mga pamangkin ko. Then pangatlo po, sa buong grupo na bumubuo ng TPG Group. Nice. Kung alam nyo lang o gano'n ako kahappy na nandiyan kayo palagi. Ano, trutin. And ano, kasaganaan. Mm-hmm. Yung suporta ninyo, maraming salamat. Sabi ko nga eh, naging tagline namin yung sharing is caring. Wow. Kasi mag-share lang sila ng konti sa Facebook, malaking factor na yon. At is maraming nare-reach out na mga tao. Mm-hmm. Na kung ano man yung mga ginagawa namin, layunin namin, at is nasi-share namin. So, yun lang po. Kay Kuya Jojo, maraming salamat at binigyan nyo kami ng time na ma-explain namin yung kung ano ang TPG, ano ang Pi Network, na marami na rin natutulungan kahit papano. Then, kay Sir Jopi, maraming salamat. Yes, sir. Hopefully, hindi ito yung unang pagkakataon. Thank you. Hindi pa tayo later on. So, yun lang po. Magandang gabi po sa lahat ng mga listeners and God bless all. Pahabol ko lang hi sa mama at saka papa ko na nanonood at saka sa tita ko. Nice one. Tita Lea Gagay. Okay. Kaya Jojo. Thank you. Sir Jojo. Ako muna. Yun, maraming salamat kay Kuyang Sir Gab sa kay Sir Mike sa pag-accept ng invitation namin na maging guest kayo for tonight. Very interesting topic ko lang yung 1 hour, 1.5 hour for this topic. Kailangan definitely dito, ano, seminar or talk eh, no? Oh, talagang definitely masusundan to. Advice lang namin kayo. And maraming salamat, Kuya Jopi, at umupo ka ngayon dyan sa usapang negosyo. Buti na lang dumating ka kasi nalaglag din ako sa Zoom ko kanina. Anytime, Dob, sir. Anytime po. Maraming salamat. At shoutout lang din po sa Patag family, mga relatives sa Kalumpit, Bulacan. Sa mga kids ko, kay Rock, Rich and Ram. Sa Narciso family, sa Jensan. Especially sa parents ko. Sa dalawang sisters ko, si Ate Cory and Princess. And sa mga kapatid ko, si Kuyang Emong sa Saudi and Kuyang Mac sa Sacramento, California. At siyempre, sa unang sigaw, Masonic Lodge, number 430 Brethren. See you sa stated meeting natin next week and racing. And siyempre kay Miss MG Moncada of Antipolo City. Nice. Kamusta ka dyan at mag-ingat ka. Mm-mm. Ayun. Yun lang, Kuya Jopi. Ikaw na ang mag-close ang ating... Sige, close ko na to. Pero bago ko muna i-close, babatingin ko muna ang aking butihing may bahay na nag-o-taking kanina sa ano sa National Institute of Mental Health dito sa Mandaluyong. As a nurse, siya ay nag-o-taking na doon sa tinanggap na inaccept na. Anyways, siguro po, see you po next week sa ating segment ulit. Sana po, nag-enjoy po kayo at kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pa rin pong i-reach out kahit papano ang ating mga guests for tonight. Pwede din po sa via Viber or Facebook page. Muli po, nagpapasalamat po kami sa kay Sir Gab at saka kay Sir Mike sa ating usapang negosyo ngayong gabi. Sana po wag po kayong mawalang sawang makinig at lalo na po sa mga darating pang segments. Magpapaalam na po ako ngayon. Ako po ang inyong lingkod, si Kuyang Doc Jopi. Dito sa Connect, tambalang magkukuyang sa usapang negosyo.